Isa na namang motorsiklo sa underbound category ang maikipag-compete dito sa atin sa Pilipinas. Ang matindi dito mga tol, nasa 175cc engine displacement yung makina niya. Ito nga mga tol ang Monarch Spectre. So itong Monarch nga pala mga tol ay isang bagong motorcycle company dito sa atin sa Pilipinas in partnership with Rato. At ang Rato mga tol ay isang motorcycle manufacturer sa China. So ibig sabihin mga tol ay Chinese brand itong Monarch Spectre na nagkaroon lang ng rebranding pagdating dito sa atin sa Pilipinas. At ang isa sa magiging dealer ng Monarch Motorcycle mga tol ay ang Skygo. So dagdag na rin natin mga tol, available din ito sa Malaysian market sa pangalang Aveta SBR180. Kaya pagdating mga tol sa specs and features, pareho lang sila ng Monarch Spectre tsaka ng SBR180 dahil isa lang naman ang manufacturer nila. So ano nga bang meron dito sa Monarch Spectre? Unang-una sa design nito, syempre hindi rin ito magpapahuli sa looks. At hindi rin ito ganun kabalki mga tol, meron lang siyang slim body design kaya talagang maganda rin ito pagdating sa mga traffic. So para sa akin may kahawigan yung body design nito sa Honda Supra GT-R 150. Tapos dito lang sila nagkaiba sa front design na may pagka Z1000R yung headlight niya. At sa overall body design nito mga tol, para sa akin hindi exaggerated yung design niya dahil may pagka elegante rin talaga yung datingan. So gumagamit ito mga tol ng 175cc engine displacement, 4-stroke, liquid-cooled, double overhead cam, EFI single-cylinder engine na kayang pumalo ng 16.8 horsepower at 8,500 RPM at maximum torque na 15.5 Nm at 7,000 RPM. Connected to a 6-speed manual gearbox. And pagdating mga tol sa fuel mileage, kaya nitong maabot ng 37 to 45 kilometers per liter. So sa ganitong fuel consumption mga tol, talagang maganda rin itong pang daily use. At samahan mo pa ng malaking fuel tank na may sukat na 6.6 liters capacity. So yun ang isa sa kagandahan ng motorsiklo na to, may kalakihan yung fuel tank niya. So meron itong twin headlamp at LED na yung ginamit dito na talaga napaka-sporty ng datingan. Tapos meron pa siyang decals dito na parang pinakakilay niya na lalong nagpa-aggressive sa looks nito. Tapos dito sa gitna meron siyang V-shape na design. Then yung pinaka turn signal niya mga tol nandito sa parting baba dito sa side fairings natin ano. Tapos LED na rin ang ginamit dyan. Ganon din dito mga tol sa tail light niya, pati sa mga signal lights LED na rin ang ginamit dito. At talagang may pagka futuristic din yung disenyo. Then pagdating mga tol dito sa front side fairings niya, talagang napaka sharp ng design niya dito. Tapos meron pa siyang parang pinaka gills niya dito for better aerodynamics, syempre para maganda rin yung flow ng hangin. Pagdating naman sa mga suspension dito sa harap, meron tayo ditong telescopic fork. Then sa likod naman ay naka-mono siya. Pagdating naman mga tol sa brakes dito sa harap, naka-disc brake with single piston caliper. Then naka-disc brake din tayo dito sa likod with single piston caliper. Then sa mga gulong naman dito sa harap, may sukat tayo ditong 90/80 rim 17, then 120/70 rim 17 naman sa likod. Then pagdating mga tol dito sa meter panel niya, ang nagustuhan ko dito, medyo malaki siya tapos napaka-colorful pa. So dito natin makikita yung info ng motorsiklo tulad ng speedometer, odometer, trip meter, fuel gauge, etc. At ang isa sa nagusto kong features nito mga tol, meron siyang built-in dito na USB charger o USB socket dito sa baba ng meter panel. So napaka-useful nito mga tol, lalo na sa mga delivery rider o kung mahilig ka mag long ride, hindi na malolobat yung cellphone mo dahil meron na itong built-in na USB socket. At sa kategorya nitong hyper underbone mga tol, ito lang yata yung nakita kong may utility box dito sa left side. So hindi siya advisable lagyan ng cellphone mga tol kasi medyo maliit lang siya. So pwede siguro dito yung coins or basahan etc. Dito sa upuan niya mga tol, talaga napaka-stylish din ano. So naka-step seat siya, ibig sabihin mas mababa yung sa rider compare natin dun sa upuan ng back rider, medyo naka-elevate. Kaya mas lalong naging sporty yung datingan nito. Tapos dito sa grab bar niya mga tol, ang ganda rin ng design niya dito, may patulis pa siya sa dulo. Pagdating mga tol sa presyo nito ay wala pang inilalabas na official price ang Monarch Motorcycle Philippines. So marami pa tayong aabangan dito mga tol, sa ngayon ay ito lang muna. So anong masasabi niyo mga tol dito sa bagong underbone na ilalabas dito sa atin sa Pilipinas? Comment niyo lang sa comment section. Hanggang dito na lang muna mga tol, kung bago ka lang sa channel na to, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. At meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.